Bali, isa sa mga pangunahing gamit sa vulcanizing shop at napaka-importante. Ito po ay yung lubluban po ng mga gulong, no? Yung may tubig. So, ang purpose po nito, para po malaman natin kung saan yung butas at kung ilan yung butas ng gulong. At yung mga interior din, inner tube, mga pan-tricycle. Yun po ang napaka-importante purpose ng lubluban po ng gulong, no? Ito, yung may tubig, parang batnab, no? Bigyan natin siya ng buhay para bigyan din tayo ng kahalagahan sa kalusugan natin para sa ating sarili na makaiwas sa mga sakit, lalo na sa panahon ng tag-ulan, yung dengue. Yan, kahit hindi tag-ulan, para hindi po siya pangitlugan ng mga labok, no? Ang sekreto po talaga niyan ay yung regular na paglilinis at siyempre yung talagang kailangan malinis na malinis siya. Lagyan po natin ng Sonrox, no? Tsaka kailangan lagi rin malinis para hindi tayo magkaroon ng mga kati-kati sa kamay or pigsa or ano man. Yun po ang sekreto doon. At ganun na rin po. Gulong para sa pag-testing sa vulcanizing shop. Medyo konti na yung tubig nila. Yan. Kahit na medyo malinis pa, kailangan every week papalitan natin para maluwasan yung mga lamok. So, yan. Kailangan natin tubig, yan, brass, tsaka sabon. Siyempre, yung Sonrox para hindi kaano pa anuhan ng mga lamok agad. Tsaka kailangan malinis din. Tanggalin natin yung drain. Yung takip niya. Ito. Buhusan na natin. Mineral pa yan. Job lang. Mga tatlong galon na ganito. Pag-analyze
lagyan na natin ng tubig. Siyempre, lagyan natin ng cold drink sobra. Para iwas yung lamok. Pati yung kamay natin. Medyo pag sinausaw natin yung pag nilublog natin yung kamay natin dyan, may sobrox, medyo nalilinisan din yung kamay natin. So ayun na po, no? Tapos na natin yung pagpapalit ng tubig. Ang pagpapalit ng tubig ay ugiliin natin na regular, every week magpalit tayo ng tubig at maaari. Saka pag nilinis natin siya, kapag nagpalit tayo, huwag basta-basta palit lang, kailangan linisin natin talaga yung buong paligid niya.